po mga ka-plantito, ka-plantita at mga ka-bukid na rin po. Ito po yung aking iba-vlog for today. Bukid po namin yan, isang maliit na lote na dati idle. At eto na po, unti-unti po siyang na-clean up ng mister ko. Natanggal po yung mga damo. Yan po. Yan. Hindi naman po bawal pa dito yung, dahil hindi po siya bahayan. So, hindi naman po bawal ang magpausok nung sinunog po yung mga ibang basura. Kasi, since na naging tabing kalsada po siya, may mga plastic-plastic din po at saka may mga ibang basura. So, sinunog po para maging totally clean naman yung lugar. Yun po, una pong naitanim ng mister ko dyan yung mga saging. Then, paunti-unti po, naglagay po ng ibang mga halaman. Yan po yan. Nakita rin po yung kagandahan ng lugar. Bali, tabing daan po siya. As in, kalsada po na malaki na. Pero dati po nang mabili namin yan ay hindi pa po tabing kalsada. Iba't ibang klase na po ng halaman ang nakatanim. May okra. Yan na po yung okra. May maliliit ng may mga bunga na rin po siya. Ilang beses na rin po kami nakapamitas dyan. Malunggay. Yan po yung malunggay na galing lang po yun sa sanga. Pinagputol-putol ng mister ko. Itinusok dyan. Lahat po bumunga. Yan po yung okra. Ang okra po ay mabunga. Everyday po may bagong siyang mga bunga. Madali po siya. Mga 1.5 months pa lang. Marami na siyang naibunga. Ang ganda po ng flower niya. Yellow. Yan po. Hindi po siya lapitin ng insects. Kaya maganda pong magtanim ng okra. Sa isang gilid lang po yung section ng okra. Hile-hilera na po siya. Ito naman po yung mga sitaw. Mini balag po. Yan yung ano po. Kasi yung sitaw vine po siya. Yan. Bumubunga na rin po. Na ilang beses na rin po kaming nakapaggulay. Mahaba po yung bunga. Yan po yun. Gamit lang po yung mga na yung mga kahoy na kinuha sa gilid-gilid ng bukid na yan. Meron din po yan pong sanyog. Diyan po may kalapat, may kalapit pong lote na may niyog. Yan po yung talong. Medyo mabagal po yung talong. Siguro dahil hindi masyadong maganda yung pinaglagyang lupa. Okra pa rin po. Talong. Yung pong mga stick na yan, para po maproteksyon na yung halaman sa mga manok. At meron din pong kambing na minsan gumagala dyan. So, nilagyan po ng sticks para hindi po ma tuka or makaykay ng manok. Yan po, may kangkong din po. Kung ano-ano pong maisipang itusok ni mister ko, kasi nagpalagay na rin po kami ng tubig dyan. Nagpalinya po ng tubig para sa ganun. Mas ano pong makapagdilig, kamote. Para po kung magugulay, madali lang po, pipitasin lang po, sari-sari na yung sahog ng gulay.
Nakakatuwa pong tingnan yung mga tanim na nag-grow at super green pa po. Ampalaya. Mga ampalaya po. Ampalaya. Ginawan po ng mister ko ng pakabagan. Yan po yung mga maliliit na bimbo. Ito naman po yung patola na ang taas-taas niya na inakyat niya na yung puno pero wala pa rin pong bunga kasi masyado siyang yung nagdaang bagyo po si Fabian na hinangin po masyado. Maybe kaya hindi po siya nabunga, nalalaglag na kaagad yung mga bulaklak. Pero napaka-taas na po niya, malusog. Minsan pa lang po nilagyan ng fertilizer ng mister ko yan. Ito naman po mga luya. Madami po yan. Kusa na lang po tumutubo din sa gilid-gilid. Mga luya. So, libre na po ang aming ginger juice. O, sa labat, dito po sa Batangas. Ang dami po yan. Yan po yung mga saging. Surviving naman po. Kahit medyo nung itanim po yan ay hindi pa umuulan ng time na yon. Puno po ng saging. Siguro po after 1 year, bubunga na yung saging na yan. Matitikman na po natin kung matamis kaya yung saging. Lunggay. Yan, liit pa po ng puno pero madahon na. Yan, isang stem po yan na pinaglima yata ng Mr. Computol. Lahat po nabuhay. Nito lang po yan, July. Ang dami na po niyang dahon. Lagi na po kami nakakapaggulay. Papaya. Yan pong papaya, may kwento po yan. Pinuntahan po yan ng baka, kinain yung dulo. Buti na lang po nakita nung may dumaan, nakita. So, na-itali po yung baka. At awa po ng Diyos, malago pa rin po yung ano. Healthy pa rin po yung papaya. Tayo po natin bumunga siya para maibablog po ulit ako. Medyo marami na po ulit damo kasi panay na po yung ulan dito sa lugar namin. Panoorin nyo na lang po. Enjoy nyo po yung green, green, green plants na mister ko sa farm niya. Mini farm. O, harvest time na po. Ito po yung mga okra. Pinipitas na po para may uwi at magulay. Napakasimple po ang pagtatanim ng okra. No need na gumawa na magpunla. Diretso na po siya sa soil. Then after a week, mayroon na siyang lalabas na po yung new plant. So yun nga po, 1.5 months, ang dami nang nagiging bunga niya. Less maintenance din po kasi mabilis siyang mag-grow, so hindi siya naapektuhan ng mga damo. Damage po yung leaves. Pero wala pong problema. Maayos pa rin po yung bunga niya.
Tulad po niyan, oh, dalawa o oh, tatlo ang bunga sa isang puno. Tapos bukas, may babalikan ka na ulit kasi meron pa rin po siyang maluliit pang bunga. Parang ang tawag nga po namin, inaraw-araw na okra. Ngayon pong pandemic, mas mabuti po na may tanim tayo. Kasi bukod po sa pasustansya talaga yung mga fresh vegetables, eh, isa na rin pong way yun para we will not spend too much money for the vegetables. Yan po yung bulaklak, ang ganda. Isa po sa favorite kong gulay ang okra. Marami kasing pwedeng gawin sa okra. Ilagam mo na siya lang. Isama mo sa sinigang. Pwede rin pong ginigisa. Yan naman po, sitaw naman po tayo. Kahit po tatatlong puno ng sitaw yan, natutuwa po kami kasi bumubunga na siya. Pailang beses na rin pong nakapitas dyan si mister ko. Enjoy na enjoy po siya kasi ano, may bunga na yung kanyang mga pinagpaguran na itanim. Yan, kaya enjoy na enjoy po siyang mamitas. Malunggay naman po tayo. Yan na po. Ang sarap ng igulay. Manamis na miss po ang sabaw niya. Pag ganyan, nasa table na po, gugulayin na po namin for lunch. Marami pong salamat. Have a nice day!